Ay, magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng aking mga taga-subaybay, mga subscribers ng Kaagapay ECTV, lahat ng mga kahilala, kaibigan, ang inyong lingkod, bumabati sa inyo ng magandang hapon. At siyempre, naisin ko pa rin pong papasalamatan sino po yun, yung GCash, no? Alam niyo ho, o naalala niyo nung nakarang linggo, tatlong linggo na eh, no? Nung nagka-problema ang aking GCash, yun na may nabanggit ako doon na talagang kailangan pag ikaw ay mayroong GCash account, dapat maninigurado ka na sa pagpadala mo ng pera, sisiguraduhin mo na talagang yung papadalhan mo at kung sino man miyembro ng iyong pamilya, Luzon, Visayas at Mindanao, maging mga OFW sa labas sa bansa, medyo konting careful kasi pag nagkakamali ka sa pagpindot, mayroong mga doon, may mga apps na kung saan kasabay ng GCash, pag pinindot mo or inopen mo yung GCash, may kasabay ng mga apps, mga games, katulad ng mga games. At kung ikaw ay nagkakamali sa pagpindot, talagang akala mo okay na, may tendency na magkakaroon ng tinatawag na problema yung GCash, yung mga links na makikita mo doon, hindi pala sa GCash. Kaya dapat mag-iingat. Alam niyo mga kaibigan, mga kaagapay, talagang I'm so thankful na talagang actually parang hindi na ako umasa na maiopen ko pa. Sabi ko itong araw na to, araw ng Huwebes, ito po ang nasa isip ko na pinaka-final na magdedesisyon na ako, na sabi ko parang wala na yatang pag-asa kasi kahit anong gagawin ko, parang ayaw na tinata mag back to normal talaga yung GCash ko. Pero nagawa ko na ng report. Umaasa naman kami ng misis ko na talagang maibalik sana sa normal. Kaya, parang ano pa rin, parang sabi ko, parang wala na talaga yata ang pag-asa. Pero sabi ko, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa kasi sabi ko na ano naman na pag-usapan namin ni misis na talagang na-report namin. Kaya kunting pasensya na lang, hintayin lang namin kasi may report na eh. So alam niyo ba, anak, kapag kagulat mga kaagapay, kasi di ba may nabanggit ko na rin dati yung numero na yun ng yung 2882, yun, doon kami tumawag. Pero sa daming proseso na kailangan gawin mo. So ang ginawa ko noon, pumunta sa Globe Service Center sa Robinsons. May nagkasi sa akin si Ma'am Jam-Jam. No, hindi ko pa nakalimutan. So natulungan naman ako. Pero maghintay pa ako ng 24 to 48 hours. Pero kaya lang yan, umabot nga ng magtatatlong linggo na. Wala pa rin. Pero kanina, nung ako'y sumakay ng bus papunta ng Manila, talagang binuksan ko uli, tinanay ko na pindutin ang pindutin yung apps ng GCash. So ganun pa rin, pero may mga instruction doon na talagang siyempre I'm not sure na talagang yung na yun, pag yung mga link na yun pag pinindot ko, baka tinanay ko na lang okay naman. At saka nakalagay doon is your account was already resolved and resolved, nakalagay doon last February 26. So sa isip ko siguro sana hindi pa matapos yung linggo na to, sana maibalik sa normal. So ang nakakapag
gulat lang kanina, nung ako'y pumasok na sa trabaho, nung ako'y pumasok sa BDO, no, sa Padre Paura, mga kaibigan, nagulat ako, papasok na ako ng elevator eh, going to third floor, may tumawag si Ma'am, pagkaroon po si Ma'am Sis eh, no? Nagpapakilala na siya ay taga GCAS, at saka tutulungan niya daw ako. Talagang sobrang pagpasalamat ko sa isip ko, talagang GCAS ba ito? Nung tinanong ang pangalan ko, "Sir, kayo ba si Mr. Samuel Carbosa?" Ang sabi ko, "Yes po, ma'am." Then, tinanong ko ano number ko. Nung binigay ko ang number ko, eh sabi niya, "Tama sir, tama yung nabanggit mo na numero." Then pinahintay ako lang ng ilang minuto. Habang nagkausap kami, minutes lang, sabi niya, "Sir, hintay mo lang ha. I-unlink ko yung ano mo, yung isang account mo, i-unlink ko. Kaya may dalawang accounts ko pinasok ni Mrs." Nung tapos hintay mo kung may magme-message sa'yo. Tapos nung in-unlink niya, sabi ko, "Pwede ba?" Kasi nag-usap-usap tayo, naka-online tayo, ano, on call. Eh, pwede ko bang i-check doon sa message kung may nag-message niya? So, nung chinik ko, mayroon nga. So, nagbigay ng notification na pwede ko nang buksan ang GCash ko. Then, nung trinay ko, ayun na. Alam niyo, kaibigan, na-surprise talaga ako. So, nung binuksan ko, may another instruction na mag-selfie ako. Trinay ko lang. Sabi ko, baka kalukuhan natin, no? Trinay ko lang. Pag-try ko mag-selfie, so, nakalagay, verified. So, nung sabi, verified na, ibig sabihin ko, okay na. May, lumabas na yung, ano ko, yung, na-open na yung apps ng GCash ko. So, kaya, ako'y nagpapasalamat, number one sa Pumay Kapal. Lahat ng bagay pala pag idulog or sangguni mo lang sa Pumay Kapal, Panginoon Diyos. Lahat ng imposible na akala mo, wala na. Talagang, kung ilapit mo yun sa Panginoon, yung hindi lang na magpe-pray ka, tapos wala namang action. So, wala din yun. Kaya, ang ginawa ko, ginagawa namin ni Mrs. actually, medyo may kakulitan lang kami, pero sa ginagawa namin, habang mag-chat kami, magandang pakikiusap doon sa link na yun, yung JJ, so maayos pa rin ang aming pakikiusap. Kaya, thank you so much na ibalik na ang aking GCash. Kaya sa mga kababayan natin na apektado ng GCash, yung mga hindi na ma-open ang inyong mga GCash. Actually, magbibigay ako ulit ng tips sa inyo. Ang gagawin nyo lang, wala namang mga GCash ngayon sa mga, kasi magkasama yan, isa lang may-ari niyan, yung Globe, no? Globe at saka GCash, isa lang may-ari niyan. Alam ko si Ayala, no? So, ang gagawin nyo lang, pumunta lang kayo sa may nakamalapit sa inyo na may mga GCash, ano no, Globe Service Center. Kahit wala ng GCash doon, sasabihin wala ng GCash, pero nag-a-assist pa rin sila. Maayos lang ang pakikiusap, huwag ipadaan sa init ng ulo, magiging mahinaon, at talagang i-assist naman din po kayo kasi yung GCash nawala man sila. Pero nung nasa kanila ang GCash, talagang sila po ang nag-a-assist sa may mga problems about sa inyong GCash account. Kaya pasalamat ako, pasalamat kami. Eh, talagang ang GCash, hindi naman pala madaling mahirap kausap, no? May isa pang ano doon, profile na monitor namin sa ano, ni nakita ni Mrs. Trinay niya na isa sa may-ari ng GCash eh, no? Nung itsinat niya, nag-reply. Kaya nagulat kami, talagang nag-reply ah.
Yung opisina pala nila, pinaka main office yata sa Bonifacio Global, no? Bonifacio Global sa Taguig. Doon po yung kanilang pinaka main. So, nag-reply kay Macy's, then nagtanong kung ano yung ano ko, yung ticket numbers, binigay namin. So, iyan, isa sa mga way na kung saan natulungan talaga kami kasi ang sabi, sige, mag doon nagre-reply uli, magbigay na siya ng tao na utusan niya para ma-activate uli, reactivate yung ano ko, GCash account. So, thank you so much, mga guys. Mahabang pasensya ang kailangan, no? At kunting tiyaga, maghanap kung saan kayo pwedeng pumunta. Yung Globe Service Center lamang po ang ibang pupuntahan. Walang iba. Yan, pwede sila mag-assist sa inyo. At ang number, ulitin ko mga guys, sa mga may problema ng inyong mga GCash na hindi mabuksan. Ang iba, nagmumura na. Nakita ko sa, ano eh, sa mga chat, nagmumura na. No? Dahil sa mga problema na hindi na makuha ang kanilang, hindi ma-open ang kanilang GCash account. Then, ang iba, malalaking halaga pa na nakalagay doon. So, ang tips ko lang sa inyo, mga guys, itong number na to, walang ibang number. 2882. Ulitin ko. 2882. Yan po ang pwede niyong tawagan na numero para makontak yung GCash. Pero kailangan lang, mga guys, ang gamitin niyo na SIM card. No? Kasi kahit anong gagawin nyo, walang iba kundi Globe lamang po. Globe, no? Maghanap kayo, TM, either TM or ano, tatlo yan, TM, no? Tsaka Globe. Pwede ninyong gamitin sa pagtawag doon sa kanilang service center ng GCash. So, tuloy pa rin kayo na matutulungan. Kaya, sa may mga problema, medyo stay on ko lang, be calm, and then pray to God to all the problems that you have encountered. So, nothing is impossible. Remember, nothing is impossible with God. Thank you very much, and God bless you all. Sa hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV, patuloy po ito na naglilingkod sa lahat ng ating mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas, maging sa labas ng mansa. At dito po sa Kaagapay ECTV, no, libre po ang aming servisyo, no? So, kaya huwag mawalan ng pag-asa, nandyan lang kami para sa inyo. Thank you very much. Bye-bye.